Yan. So, good morning guys. So, today, maglalaga tayo ngayon ng ito. Kalabaw po ito. Hindi po ito baka. Kalabaw yan. Sabi kasi nila, mas masarap daw ang kalabaw kaysa sa baka. Tsaka hindi daw siya masebo. So, magta-try tayo maglaga ngayon ng kalabaw. Tsaka ang mahal ng pork ngayon. So, ang technique natin dito, no, guys, ito lahat. Ito, nagpapakulo na tayo ng tubig dito tayo sa uling para hindi sayang ang gasol. Ayan. Pag kumulo ang tubig natin, at saka natin ilalagay yung ating ito, kalabaw. So, ito yung ating mga gulay. Inaayos ko na. Ayan. Tapos ito yung ating patatas. Unahin natin muna syempre, papalambutin natin yung ating kalabaw. Yan. So, na kumukulo na guys yung ating tubig. Lalagay na natin yung ating damulag or kalabaw. Damulag po sa Kapampangan. Damulag ang tawag nila sa kalabaw. So, yan. Dandahan lang na. Na mapaso. Yan. Ganyan po ang style ko ng pagpapalambot ng baka. So, i-apply ko siya sa kalabaw. Pakukulin ko muna yung tubig, tapos at saka ako ilalagay yung meat pagka kumukulo na siya. Yan. So, kumukulo na siya. Yan. Tanggalan natin siya ngayon ng yung bula. Dumi daw yun eh, yung bula na yun. Actually po ito, nung hinugasan ko siya kanina, hindi siya maamoy sa kamay kagaya ng sa beef, yung talagang naiiwan yung amoy sa kamay. Ito hindi siya, hindi siya maamoy. Kahit hindi ako nagsabon ng kamay nung pagkatapos ko siyang hugasan, kahit tubig lang, wala siyang amoy sa kamay. Sige, tatanggalan na muna niya. Tapos, ito, nalinisan natin yung mga gulay natin. So, ito yung ating pechay, yung ating repol, patatas, sibuyas, onion spring. Dapat onion leeks po yan, kaso walang onion leeks dun sa palengke na pinuntahan namin. At saka lalagyan ko sana siya ng mais with corn, kaso wala din. Tapos, yung ating patis at yung ating paminta mamaya. Lalagyan natin ng paminta. Ayan po. So, natanggal na natin lahat ng ng bula niya. Aray ko, mainit. Ito siya. Ayan. Saglit lang, mainit. Lalagyan natin siya ngayon ng patis. Sige, lagyan mo lang ng kumahiya. Ayan. Mga 2 tablespoons po yung patis na ilalagay natin. Tapos yan, hintay na lang natin siyang lumambot para yung mga gulay natin mailagay na natin sa kanya. Hindi siya masyadong maamoy gaya ng baka na yung parang tawag doon. Maanggo, yun. Hindi siya ganun. Hindi ganun ang amoy niya. Meron siyang konting amoy na kaamoy ng baka pero hindi kagaya ng baka na strong ang amoy. Yan, may bula uli. So, tatanggalan uli namin. And so, ngayon po, medyo malambot na siya. Maglalagay na tayo sa kanya ng sibuyas. At saka yung ating paminta. Napaso siya. Yan, sa uling kasi kami nagluluto. Ang lakas ng apoy! May post. So, yan po. Ayan, nalagyan na natin ng paminta. Yung patatas natin, medyo ilalagay na rin. Mamayang konti pala, ilalagay na rin natin. Ayan.
So, ito po, after almost 4 hours ba? Oo, kasi crab, ano na, sinala ko siya bago mag-9. Medyo malambot na siya. Medyo ha, medyo. So, pwede na yan kasi gutom na kami. Lagyan na natin yung ating patatas. Tama po sila. Hindi po masebo yung sabaw niya. Wala akong nakikitang sebo kanina kahit konti. Merong konting oil pero hindi siya yung kagaya ng baka na sebo talaga at in masebo. Makikita mo lumulutang yung mantika siya. Hindi. Pero yung lasa niya, same sa lasa ng beef pero medyo matabang ng konti. Ayan. Ayan. Maglalagay na tayo ng repolyo. Nakikita nyo ba siya ng malinaw, guys? Parang medyo madilim, no? Medyo itik-tik mo yung water. Ito na lang, meron kaming kala na di uling. Kung hindi, ubos ang gasol namin. Wala kaming pressure cooker kasi dito. Nasa Laguna po kami now. Dito, sa bahay ng mga in-laws. Every week, andito kami. Tapos, babalik na lang kami ng place namin pag Monday ng hapon. So, yung pechay, pwede na rin natin ilagay. Medyo ilubog mo muna yung ating repolyo. Tapos yung pechay sa ibabaw, pwede na ilagay. Wala nang sabaw. Meron pa. Yung natapunan. Ang hirap ang bibigay. Yan, sige. Ano mo lang siya? Press. Ano mo lang? Ilubog mo lang. Yan, yung spring onion lalagay na rin natin. Na dapat ay onion leeks. Dahil wala onion leeks, magtsaga tayo sa spring onion. Ganun din yun. Onion pa din yun. I-ano mo lang uli siya. Medyo ilubog mo lang uli. Yung anak ko po nagluluto. Gusto niya daw siya magluto. So yan, hintay lang natin siyang kumulo ng konti para yung mga gulay natin medyo makuluan siya. Tapos, ready na ang ating nilagang damulag or kalabaw. Yan. So guys, eto na. Ito na ating nilagang kalabaw. Ayan, ito. Ayan, kita nyo, may nakikita ba kayong sebo? Wala, wala po siyang sebo. Hindi siya masebo talaga, promise. Tapos tinikman na rin namin yung soup niya. And then, similar na similar sa lasa ng nilagang beef. Yun lang pinakaiba nila. Hindi siya masebo. So, ito. Dapat kakain na kami kanina nung maluto to. Nakalimutan kong magsaing. Wala pala kaming kanin. Ayan. So, ngayon, kakain na kami. May kanin na kami. Nakaluto na yung sinaing namin. So, yun lang po. That's it for today. Sana nagustuhan niyo yung nilagang kalabaw recipe na share ko sa inyo. And, huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe para lagi kayong ma-notify mga bagong videos at recipes na i-upload at i-share namin. And huwag nyo lang din kalimutan mag-like and mag-comment. And see you po on our next video. Bye! Namiss ko tong dialogue na to. Bye!